Kumusta po mga kamanibela? Welcome back dito sa atin pong KDR Adventure Camp. At this time ay atin po namang bibigyan ng pansin ang isa sa mga ngayon ay pinagkakabalahan ng mga pumupunta sa iba-ibang mga lugar, yung magkaroon sila ng sarili nilang lugar na matutuluyan na safe sila. At ito po ang atin ngayong ipi-feature para sa inyo. Ito po ay ang tinatawag na Teardrop Camp Trailer. Yan po yung ginagamit nila para pag pumupunta sila sa iba-ibang mga lugar, hindi nila kailangan mag-hotel, hindi nila kailangan magrenta ng bahay, kung hindi nandun na sila, yung mga nagka-camping, yung mga pumupunta sa iba-ibang mga bundok o kaya iba-ibang mga lugar, probinsya, ito po ang kanilang ginagamit. But since meron po tayo ngayong makalat na pandemya, mas nagiging maingat ang mga tao, ayaw nila na sila ay basta pumapasok o nag-check-in sa mga lodge o sa mga hotel o doon sa mga pwede nilang matuluyan. Kaya ito po ay isa sa ginagawa. Ay iba naman, ginagawa na nilang tirahan talaga. At nagiging trend-trend sa kahit sa ibang bansa. Ano? Yung bang nabubuhay sila sa isang trailer lang. This time, ito po ay ating ngayong bibigyan ng pansin dito sa ating episode na ito. But since meron din tayong pandemic, kailangan po natin ng ating health protocol. Kailangan nating magsuot ng mask at saka magsuot ng face shield. Kaya unahan ko na kayo, mag-face shield na ako at magmamask na ako. Sana maintindihan ako na mabuti pa rin, ano? Ito po ang sinasabi nga na minimum health protocol ngayon. Para po sa ating magiging interview ngayon, ang makakasama po natin ay si Engineer Lino Jellycame. Nakita niyo, imported ang dating. Puntahan po natin at makita ninyo kung ano itong ating isang Raptor na mayroong roof tent at meron ding awning. And eto, hatak-hatak niya, ang tinatawag po nilang Elegant Teardrop Trailer. Kasama natin ngayon si Engineer Lino Jellycame. Yan, kita nyo. Kaya gano, health protocol ngayon. Magandang umaga, Engineer. Mabuti naman po, Kuya. Itong ating teardrop trailer, ito practically kumpleto siya sa loob. Pwede ka nang mag-stay sa isang lugar nang wala ka na, para ka nang nasa bahay rin. Opo, kasi ang bali yung ginawa namin motif talaga, para siyang isang bahay na maliit. Hindi ba ito mabigat hilahin, Engineer? Magaan lang po, kasi ito pong body natin, Kuya, ito aluminum po. Binalot namin ng aluminum. Napaka-lightweight po niya, Kuya Hatake. Oh, so ito pala ay kayong nagmamanufacture nito dito sa atin sa Pilipinas. Yes, yes, Kuya. Okay, ah. So, meron pang box dito. Ito ano po, para po sa outdoor po ng ACU natin, Kuya. Aircon ACU. Po. Eh, yung kabila, ano naman yun? Ay, ito naman yung kabila, Kuya. Ito naman po yung ating mini diaphragm na pump. So, nandito po yung water system po natin. Yung may tank po tayo. Malakas ang pressure ng tubig nito. Malakas, Kuya. Kasi ang prinsip yung ginawa namin, yung malaking tank, pinaliit po namin at pinasok namin dito sa bahay. So, pwede ka rin mag-stock. Halimbawa, wala kang available na water supply sa ibang lugar, pwedeng may baong ka din. Yes. Ano po siya, Kuya? Limited lang. Ilan litro? 5 gallons po. 5 gallons po. Ah, mayroon kang stock na 5 gallons. Yes, Kuya. Yes, pero Kuya, pwede mo din siyang i-direkta mismo doon sa supply ng tubig. Yes, Kuya. Ganon din yung power niya. Yes, Kuya, yung power po. Then, so, pag power, meron ka din pwedeng AC outlet na sasaksakan, ganon? Pwede po, Kuya. Basta 220 lang. 220. Kailang requirement po namin, Kuya, dapat po may ground. May grounding system po yung power system. Ah, pero pwede din to na naka-genset. Pwede, Kuya. Pwede po. Ah, okay pala. No? So, pwede kang magdala ng maliit na genset lang. Tapos, papaandarin mo na siya independently. Pati water, meron kang 5 gallons. Opo. So, pwede mo lang i-refill ng i-refill yun. Opo, Kuya. So lahat ng mga ano mo, supply mo sa faucet, shower mo, pwede doon naman gagawin. Mapapagana niya po, Kuya. Doon, then, Kuya, may special feature po ito. Wala po talagang power na pagkakabitan. Eh, meron po tayong sasakyan, may battery. Pwede po natin siyang isalang po, isaksak po doon sa battery ng sasakyan. Ah, so pwede itong sa baterya nung humihila sa'yo, aandar yung, yes, Kuya, power niya? Ang hindi niya lang kayang patakpon, syempre yung AC natin. Pero yung water system, yung shower, tatakbo po siya, Kuya. Pwede ba nating puntahan yung loob? Pwede, Kuya, pwede po. Pwede po. Nauna kayong dalawa. Oh, nauna na itong dalawa na to. Pumasok. Oh, pakita mo nga sa amin, Engineer. Ito po, ito po yung induction cooker po natin. Tapos meron po tayong ito, yung mini ref po natin, mini bar ref. Mini ref. Oh, malamig na. Mahandar, ha? Opo, mahandar po. Tapos ayun na aircon. Opo, malamig.
Parang ano pala, sala. Nagiging higaan din to. Yes, kuya. Napu-pull out po natin ganun yan. Atake po natin siya. And after butan, yung sandalan po, magiging gano po siya. And after that, yung kabila naman po, atake din po natin. Yun yung sandalan po. Yan po. I-repeat na po natin siya ganyan. So, ayun na po. Third to bed na po siya. So, may maliit na table ka pala dyan sa gilid. Opo, opo. Pagka hindi mo gagamitin, pwede mo itiklop. Opo. Tapos aangat mo lang pag gagamitin mo, pag gusto mo magkape-kape. Yes, opo, yeah. O mag-laptop. O. Tapos yung TV mo, nababago-bago din ang direction niya. Yes po, na sisipin niya ganyan, ganyan. Okay, so meron ng speaker din yan dyan sa loob? Meron na po, meron po. Meron na po dito kahit po. So, may speaker yan, yung TV mo, nakaset up sa speaker system. Yes, yes po. Lumalabas yung tunog sa speaker mo. Opo, opo. So itong ilaw na to, meron siyang iba-ibang ano? Opo, may iba-iba po siyang... Naka-smart switch ka pa, ha? So pwedeng ilagay sa cellphone niyang pwede mong ipatayin at ibuksan nang wala ka sa sasakyan. Yes po, yan po yung special feature po nitong teardrop. Oo, dahil smart switch siya. Opo. So nag-iiba-iba din yung color. Opo kaya. Mayroon kang outlet dito, apat na lalabas ang saksakan mo. May USB na, no? Ready na po yan, ready ko na po. May cord ka lang po, pwede ka na po mag-charge ko. Charge ka na ng phone, may patungan ka pa doon. Ayos ah. Tapos yung comfort room mo. Yun po yung comfort room po natin. Ito po yung isa sa mga special feature po namin. Talaga bang ano to? Comfort room talaga siya na, meron talagang bowl. Ito, may sariling septic tank yan? Meron po. Kung ano po yung capacity po ng tanke natin ng potable water, yun din po yung capacity, 5 gallons din po. So may 5 gallons ka na pwedeng i-contain sa septic tank mo? Yes po, yes. Pero po. Pwede din yung septic tank mo, ilagyan mo na ng padiretso sa ano, sa sewer po, pwede sewer po. Sewer mismo? Pwede po, kuya. Hindi ka na bababa doon, didiretso na siyang lalabas. Kung halimbawa, nasa trailer park ka, gano'n. Yes po. Pero kung wala naman, pwedeng i-store niya mga 5 gallons tapos idadump mo na lang sa sewer afterwards. Yes po. Kasi po yung special features po ng ano natin, water closet, meron po siyang grinder, kuya. So it turns to... Okay. So yung mga dumi niya, inililiquify niya na. Yes, yun po. Yun po. Parang may STP ka. Yes po, may STP kang maliit. Ganda ng ano ha, concept. Tapos meron ka na ding bidet ha? Opo. Actually, talagang parang bahay na po talaga. Parang bahay na. So functional yung bidet na yan? Yes. Pakita po. Mo nga sa amin kung magana ba talaga ng maganda yung bidet. May malakas. Malakas ha? Po. Malakas ang pressure. 40 PSI po ang sinet namin dito. 40 PSI. Opo, 40 PSI po. Tapos may shower ka na din na mayroong water heater. Yes po. Paano ka doon yan? Ang flush niyan, binubuhusan lang o... Hindi po kaya. Ano po, electric po ito. Kaya electric bulbs. Din. In-import pa po namin ito from Australia. Okay. Pagka pinupush buhok ayan mo yan siya. Ayan po. Ayan. Ayun. Ayan po. Naririnig nyo, ginagrind niya. So, turn to liquid na po. Ayan po. Kaya parang ano, parang may grinder siya. Yes po. Malakas bang tulo ng shower niyan? Ayan po. Kaya natin subukan. Ayan po. Okay ha. Malakas din po. Tsaka yung ano po, talagang umiinit siya. Hindi naman maunang init ang ulo ko dyan. Hindi po. Mainit na po. Mainit talaga. Meron ka din palang outlet doon. Opo, itong outlet naman natin, naka-GFCA na tayo. So, pag nabasa lang ng konti yan, mag-shut off. Okay. So, yun ang special feature niyan. Except sa mga bata. Tsaka ano ha, fully stainless yung ano mo ha, opo, yung buong... 304 stainless po yan. Tayo na po nag-fabricate po niyan. Tapos makikita niyo po, yan talagang yung presyo niya talagang napakalakas. Ayos ha. Tapos meron kang exhaust. Opo, may exhaust po yan. Kung magluluto ka rito, may exhaust siya. Meron din siyang ano doon, parang light sa... Opo, actually may light siya eh. Yan yan po. Okay ha, parang napag-gusto mo ng dim light lang ha. Opo. Tapos ito, may cabinet ka. May lagayan ka na ng... Ayun po, may lagayan ka na po ano, ng mga baso. So naka-ready na po. Plate. So pwede ka na pala talagang tumira dito. Yes po kaya, talaga. Pagka mga ikaw lang mag-isa o dalawa kayo, ilan ba pwede matulog dito? Mga dalawa. Tatlo kuya, hanggang tatlo. Tatlo. Pwede, malapad eh. At meron pang mga storage. Meron po. Meron kang lagayan sa ilalim, yung mga gamit mo, naka-store dito, pati sa likod, no? Meron po kuya. May storage din siya. Kasi natatanggal po lahat yun eh. So talagang pwede mo siyang iangat din. Anong nito sa loob? Yung loob po nito, parang normal sasakyan po talaga na fiber insulation po yung nasa loob. So may insulation ka rin talaga. So hindi siya mainit. Hindi pagka, po kaya. No? Ito po, nararamdaman po natin yung temperature po natin. Talagang hindi naman. Oo.
So meron ka pa dito ng lalagyan. Minsan kasi yung bike, pwede maglagay ka lang ng bike stand dito, pwede rin niyo. Kasi ano to, pwede matatag na rin. To. Matatag na matatag to. Talagang matatag. O pwede pa din yung ibang mga gamit dito, tatali mo siya. Opo. Then meron din po tayong outlet dito. Kunyari, gusto yung outdoor, mag ano kayo ng... Ah, may saksakan ka din dyan. Opo. Pag okay na okay pala to, kahit saan ka pumunta, may dala ka ng bahay mo, hahatakin mo na lang, tapos iwanan mo sa isang lugar. Pwede, kesa yung mga nakapasok sa loob ng sasakyan, ito meron na talagang pwede mong iwan, pwedeng aalis yung sasakyan pinanghatak mo. Siya naman, naka-stationary lang. Ito ba, pwede bang iwanan muna to dito para makita ng mga kababayan natin kung sakaling gusto nilang masilip kung yes, anong itsura nito? Opo kaya, para i-commercialize din po namin, kaya iwanan po muna namin itong isang teardrop. Oo, tsaka pinalagyan natin ng ano eh, KDR Adventure Camp Trailers. Ah, pwede ah. Ito po ang elegant mo. Meron pa kayong ilalabas na ibang model nito? Meron pa po, meron pa po. May tatlo kami lalabas. Yung variant lang po, yung kulay lang po nagbago. Pero may isa po pong ginagawa, yung toy hauler po. So soon po, baka lumabas na rin po yun, yung toy hauler. Meron kang mga, kumbaga, merong iba-ibang variant ito, yung ibang mga features. Meron po, meron po. Depende po dun sa client po, kung anong gusto niya po. Pwede din pala ako magpa-customize kung sakali. Yes po. Halimbawa, gusto ko, sabihin ko, pwede ba lagyan mo ng ganito? Lagyan mo ng ganito? Pwede ko din i-request sa inyo yon. Yes, pero po. Sila na mag ano nun, additional charges na yun sa kanila. Yes po, opo, yan po. Meron kayong feature ba dito na yung mga naka-hydraulics, naka-automatic, gano'n, meron mga gano'n? Meron po, soon po, lalabas po yun kuya, soon po. May lalabas po kami gano'n. Okay, maganda to. Mukhang this is an exciting adventure na pwedeng mapakita pagka umaalis ka ng bahay, pumupunta ka sa mga camp na kagaya nito. At welcome po kayo dito. Meron din kami naman dito, engineer, na pinaka-trailer camp talaga. So yung area na yon para sa mga trailers, meron kaming ilalagay ng mga septic tanks, meron na ding mga para sa kuryente. Pwede kayong mag-park dyan at pwede kayong mag-spend ng weekend dito. Dala yung inyong mga trailer na kagaya nito. Sa mga gusto kong makasilip, nandito po yan sa KDR Adventure Camp. At si Engineer Lino Jellicame ay magpapahiram muna po sa atin ito at maipakita natin sa ating mga kababayan na pumupunta dito. Salamat, salamat. Oh, well, yan po. Salamat, Engineer Lino Jellicame. Ito yung elegant model nila ng trailer home to, no? Opo, parang ganun po. Trailer home. Trailer home na siya. Kasi talagang bahay. At later, papakita din namin sa inyo pag tow, kung kumusta ang takbo, pagka hinahatak. Kasi ganyan ang problema eh. Baka mamaya pagka hinahatak ko yan, bumabalibaligtad na gano'n. Hindi naman po, hindi naman po. Kasi aerodynamic po, design ko yan. Aerodynamic po yan. Kasi may mga gano'n na... hindi tama ang weight distribution, hindi. Pero ito mukhang sukat na sukat at eksakto. Nasa proper ang engineering ninyo. Yes po, yes po, yes po. Okay, maraming salamat po. At Engineer Lino Jellicame, thank you so much sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Ma-feature ang inyong teardrop trailer dito po sa atin sa Manibela. Hatak natin ngayon ng Raptor, itong teardrop trailer home. So far, dito sa Raptor, hindi masyadong ramdam na may hatak-hatak ka. Magandang weight distribution ito. Nasa 60 na ang takbo natin, stable siya. Tingnan natin sa 80, running 80 tayo. Okay, magandang ano, balanse. At hindi mo nararamdaman na pag nagpreno ka, parang itinutulak ka na sobrang bigat, hindi, magaang lang. Hindi mo halos ramdam na meron kang hatak-hatak na trailer. Magandang itakbo to, magandang hatakin, magandang ibiyahe. Lalo na kung magandang road na ganito ang dadaanan. Pero subukan din natin ipasok sa rough road kung kumusta bang hatakin sa rough road. Kasi so far, dito sa highway, okay siya. Kahit na palagay ko, i-run mo ng 100, hindi siya papalag. Kaya lang ideal sa mga ganito, pag may hatak ka na trailer, at least maintain mo lang ng 80 ang takbo mo para mas safe. Pero the way it looks, kahit na mag 100 to 110,
stable pa rin. Pero hindi na advisable po sa akin as a driver. Safe yung 80 kung may hatak ka na trailer na ganito. Hindi ka naman nagmamadali. Sway-sway lang ang takbo ng biyahe. Para mas madaling makontrol anuman po yung, let's say, aberya na ma-encounter mo. Merong nag-sudden stop o merong biglang iiwasan ka. Hindi ka masyadong malalagay sa alangan. And kung limitado lang yung takbo mo, may dala-dala kang trailer na ganito. Tinitingnan ko lang po yung stability. It's stable. Sa 80 na takbo niya, stable na stable siya. Kaya for the sake lang ng discussion, I guess ito ho, sa feeling ko sa sasakyan, kahit na tumakbo ka ng 110, 120 pa dito, pipirmis pa din siya. Hindi pa siya. Wala siyang kapalag-palag eh. Pero hindi po gagawin o i-advise yung magpapatulin ka pag mayroon kang hatak na trailer na ganito. Mas maganda na yung lagi kang defensive driver. Better be safe than sorry. Sabi nga natin. And then, just for the sake of road test, pero hindi ko po ina-advise na gagawin natin to. Tingnan ko siya sa 100 kung kumusta yung stability niya. Okay pa po siya. Okay na yun, na-test na natin. Mas maganda, maintain lang yung tamang speed na hindi tayo masyadong mabilis para hindi po prone sa accident. Ideal na po yun sa takbo ng 80. And matatry nyo, madaling hatakin itong elegant trailer home. Ang point dito, magaang ilahin at balansyado, hindi nagwawabol o walang palag, smooth. Kasi meron mga trailer, kung hindi magandang pagkakagawa ng trailer, kapag tumakbo ka na ng lagpas 60, nagwawabol na. Makikita mong imbalansyado. Ito maganda ang balanse niya. Maganda siguro to masubukan atakin ng mas maliit. Mga kotse, kung kumusta ba at anong klase ng kotse ang pwede kung sakali mang ahatakin mo ng kotse. Pero sa ganitong pickup, kayang-kaya niya. Hindi mo ramdam na may hila-hila ka. Wala din siyang masyadong wind drag. Tayo sa umpisa ng rough road, papasok ng adventure camp. Tingnan natin kung mabigat bang hilahin sa off-road. Yun lang ang wala pa masyado dito sa atin sa Pilipinas. Hindi kagaya sa ibang bansa. Meron silang tinatawag na trailer park. Meron ka doon sewer. Meron kang pwedeng pagsasakan ng power and kuryente. Dito sa atin, wala pang mga ganun talaga na dedicated para sa mga trailers kasi wala pa naman masyadong gumagamit talaga ng ganun mga facilities. Dahil sa mga turnout of events, nagkakaroon ng pagbabago yung normal natin. Baka maging isang bagong trend rin ngayon yun. Pag-invest sa mga trailers mo kagaya ng ganito. Okay, hindi mo feeling na tinutulak ka kahit na pababa. Hindi mo nararamdaman na pinupush ka ng mabigat.